Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang opisyal na pong pagpalit ni Jasmin kay Maine Mendoza sa Lazada. Opisyal na po yan ano, dahil naglabas na po ng official poster ang Lazada. Ito na rin po ang hinihintay na kumpirmasyon ng mga fans ni Maine at ni Alden kung saan ba sila o-order ngayong 99, sa Lazada ba or sa Shopee na ba? Aalamin din po natin ang posibleng dahilan kung bakit pinalitan po ni Jasmin si Maine sa Lazada event. Kasi alam naman po nating lahat na tulad po ng ibang Lazada ambassador, ganun po ang pagpapakilala kay Maine Mendoza at hindi lang sa buwan ng Agosto. Kaya wag nilang masabi-sabi na si Maine ay sa buwan lang ng Agosto, kaya wala siya ngayong September. Okay? Atin din pong papansinin ang pambobombang ginagawa ngayon ng network kay Maine Mendoza kung saan sani buwersa kung ilaglag nila si Maine. At syempre, hindi natin palalampasin ang mga latest na ganap kina Maine at kay Alden sa unang araw na ito ng September. At maibahagi lang natin ngayong araw ano, ang throwback po ng pangyayari sa Kalye serye kung saan nagkabalikan po si Maine at saka si Alden at ilang araw lang ang nakalipas, nagpropose na kaagad si Alden para pakasalan si Maine. Balikan natin lahat 'yan. Sabi naman sa inyo, anuman po ang ganap kina Maine at kay Alden sa araw-araw ay sagot pa rin po namin 'yan para po sa inyo. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers natin na patuloy po ang pagsuporta at pagmamahal kina Maine at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi po ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pagsuporta at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, nako, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang nakakapanood ng mga bagong-bago at hindi yung luma na ha o lipas na na mga kaganapan kina Maine at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Geraldine Rivera. Sabi niya, "Hi, Mr. Pinas, tama nga talaga si Alden. Kahit kabilaan ang trabaho nila Alden at Maine, at at the end of the day, meron at meron talagang kokontra sa kanila. Kahit hindi na lang sila bakit hindi na lang sila makisabay sa alon na kung ano talaga ang totoo kay Maine at kay Alden, bulag talaga sila sa katotohanan. Hindi pa nila magets ang pahapyaw ni Maine at Alden sa kung ano talaga sila. Pinagkakalandakan na nga nila kung ano-ano pa iniisip at sinasabi ng mga kurimaw. Abay, ika nga ni Maine, sana daw ma-read nyong hanggang season 54. I will leave it there, Miss Geraldine Rivera. Let them read hanggang season 54. At malalaman po nila yan. Ang problema lang talaga sa mga Armin fans, hindi yata sila marunong magbasa. Or, may marunong magbasa sa kanila pero hindi po marunong umunawa at umintindi. Yun lang naman yun eh, kung ano man dun sa dalawa. Salamat sa comments mo. Ano? At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Adelia Day. Sabi niya rito, "No need to explain, Aldab, kasi di naman kami naniniwala sa mga ganyang klaseng news bukod sa fake, pakigamit lang ang utak. Ask yourself kung paano magiging posible ang lahat. Sayang, time at laway, mahirap magpaliwanag sa mga utak na sarado at walang laman. Pag walang laman ang bituka, 100% wala ding laman ang utak. Good day po. Bear this in mind, mabubuting tao yan. Aldab forever. First of all, Miss Adelia Day, you are correct. We do not owe anybody or somebody or anong body pa yan ano, ng kung ano mang explanation about Maine and Alden. We're gonna waste our time and effort to make some narratives bounded by evidence to make their minds clear about Maine and Alden, especially if they were really close-minded and paid or being paid by their boss Panochi."
Yun naman yun eh. Ano man ang sabihin nila, mabubuting tao talaga si Maine at saka si Alden. Wala silang inagrabyadong kahit sino, bagkos hitik pa nga sa pagtulong. Kaya siraan nyo na ng siraan, lubus-lubusin nyo na dahil walang maniniwala sa inyo. At ang ikatlo nating komento ay mula naman po kay Miss Eliza Villar. Sabi niya rito, "Hi Mr. Pinas, hala, high blood ka na naman ha, ang sakit sa bangs ng mga toxic fans ano? Yung hindi mo na alam kung saan sila kumukuha ng kawalangyaan. Kung ano ang bait ni Maine, siyang kawalangya naman ng mga fans niya. Anyway, may balik naman niyang mga ginagawa nila kay Alden eh. Karma! At yung kay Maine, nabuntis daw kay Panot. Diyos ko, lagi namang issue ni si Maine na buntis. Di nga ng anak-anak. Nadala lang po talaga ako sa bugso ng aking damdamin." Miss Eliza Villar, ano? At pagpasensya na po ninyo. Unang araw kasi ng Setyembre, Burr Month na, diba? Alam mo yung feeling na tawang-tawa ka sa mga memes na nagkalat sa social media. No? Dahil si Jose Maricha na naman ang kanilang napag-tripan, ano? At sumisilip na raw. Tapos, first day, no? Unang araw ng Setyembre, no? Nagkasunod-sunod pa at nagkaisa pa ang mga ulupong para bombahin na naman po si Maine Mendoza. Nakaka-bad trip lang, wala naman kasing ginagawang masama sa kanila yung tao. So, ito na nga po, no? Ika-31 ng Agosto taong 2021. Nagsulat po ang GMA ng artikulo tungkol sa pagiging glow ni Maine Mendoza, tungkol sa pagiging maganda ni Maine. Kung babasahin nating lahat, ang inilagay po nila doon ay pure positive traits ni Maine Mendoza. Maraming natuwa sa write-up kasi nga naman ano, hindi naman nila artista si Maine pero lagi naman nilang binabalita. Pero may mga nagdadalawang isip din at sinasabi nila paraan lang daw ito ng GMA dahil may susunod silang gagawin for Maine Mendoza. At makalipas nga ang isang araw, Mr. Pinas, anong nangyari? Nawala nga si Maine. Sa gagawin pong event ng Lazada, si Jasmin po ang ipinalit. Nilagay po si Jasmin no, na kasama po ni Alden sa Lazada para po sa 9-9. Yan po yung nangyari. Again, people of the world, no? Ang GMA po ang nagpondo ng teleserye ni Alden at saka ni Jasmin. Gusto nilang ibalandra ng ibalandra si Jasmin at saka si Alden na magkasama. Dahil pag nakita nila si Maine at Alden na magkasama, bababa po ang mga taong maniniwala kay Jasmin at kay Alden, maaapektuhan ang teleserye. At para masuportahan po ang pakulo ng GMA, unang araw ng September, no, sa kasalukuyang taon nito, okay? Anong ginawa po ng GMA? Nagsulat na naman po sila ng artikulo tungkol po sa mga couple-couple. Okay? At kung kahit nga hindi nila artista si Maine, pati po si Mr. Spotted, pinagsama na naman nila. Ganyan kakapal ang pagmumukha nila. Kailangan nilang sirain si Maine, idikit kay Mr. Spotted para nga naman sa 9-9 ng Lazada, marami ang maniwala kay Jasmin at kay Alden. Yan po ang paniniwalaan ng mga tao para lumakas ang teleserye nila. May dalawang bagay po na nakarating sa atin kung bakit wala po si Maine. Una, kagagawan ito ng GMA at ng Lazada. May mga nagsabi pang mas makakatipid ang Lazada kung si Jasmin ang kukunin dahil mas mataas ang talent fee ni Maine Mendoza kaysa kay Jasmin. Pero may mga nagsasabi rin naman na si Maine talaga ang umayaw dahil sa kondisyon ng Lazada na kailangan banggitin ni Maine si Mr. Spotted sa interview na gagawin sa kanya. Yan po yung mga bagay na ginagawa nila kay Maine ngayong unang araw ng Setyembre. Lagpas 2 milyon na po ang kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Kasabay nito ang kawalangyaang ginagawa nila kay Maine at kay Alden. Yan po yung katotohanan doon. So alam na this, di ba? Walang Maine Mendoza sa Lazada, 9-9, edi cancel order, no to proceed checkout at no to Lazada. Di ba? May Shopee. Again, may Shopee. Buti pa nga yung mga nasa Shopee, pinagsama nila last year si Maine at saka si Alden, di ba? At mabuti pa nga sa Shopee, binabanggit pa ni Kuya Will at saka ni Chris Aquino si Maine at saka si Alden. Hindi sila kawalan, saksak nila sa baga nila yung event ng Lazada 99. Dumagdag pa itong Itbulaga. Panay ang post na nandun daw si Maine at si Alden. Yung pala puro throwback lang at kapag sumilip ka sa Itbulaga, walang Maine at Alden. At speaking of Alden, tikom pa rin po ang bibig ni Alden at totoo naman yun, walang pictures si Alden na nakatanggal po ang face mask niya doon sa Rosas ng Santa Rosa dahil binabatikos po ngayon ang gathering na nangyari kung saan ang mayora po namin dito sa Santa Rosa ay nakitang walang face mask.
Okay? So again, kung isa ka nga sa mga bashers at hindi mo nagustuhan ng mga pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang, pag-usapan natin yan ng may respeto sa isa't isa. Okay? At bukas naman po yung comment section namin dyan. Huwag na lang yung pakikipag-palingkehan ang gawin natin. Okay? Dahil syempre, ang habol lang naman natin dito ay makapag-usap tayong lahat ng masinsinan at ng maayos. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.